Magandang araw! Kumusta kayo mga mag-aaral sa ikasyam na baitang? Dalangin kong kayo'y nasa mabuting kalagayan at malusog na pangangatawan upang maging handa sa pag-aaral natin sa araw na ito. Ako si Ginang Jovel V. Barbosa mula sa Justice Eliezer R. De Los Santos National High School, ang inyong gurong kaagapay sa Filipino 9 sa araw na ito. Samahan niyo akong tuklasin, binangin at pamtin ang mga kasanayang pampagkatuto sa araw na ito. Handa na ba ang lahat? Kung kayo ay handa na, isang heart reaction naman dyan. Wow naman! Batay sa mga pusong pinaulan ninyo ay batid kong sabik na kayong matuto. Kaya naman, narito na ang mga kasanayang pampagkatuto na dapat nating matamo sa araw na ito. Na ipaliliwanag ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan. Na ibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay ng mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan. Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin, matibay na paninindigan. Sa pagtatapos ng ating aralin, ay inaasahang masagot ang mahalagang tanong na, ano ang emosyon o damdamin? Bakit mahalagang ipahayag o ibahagi ang emosyon o damdamin? Panigurado ay marami kayong natutuhan sa nagdaang aralin na may kaugnayan sa paghahambing sa katangian ng ina noon at sa kasalukuyan, pagpapaliwanag ng kahalagahan sa pagtupad ng tungkulin ng ina at anak, at paglalahad ng sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayan. At para sa araw na ito, simulan na natin ang ating aralin sa isang gawain na tinatawag na Hiwatig Kahularawan. Gamit ang mga pahiwatig at larawang ipapakita sa screen, huhulaan lamang ninyo kung ano ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan ang tinutukoy sa pamamagitan ng pagkumpleto sa mga letra na nasa kahon. I-type lamang sa comment box ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ito ay paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan sa pamamagitan ng kasing kahulugan ng salita na nakapaloob din sa pangungusap. Ang sagot ay kasing kahulugan. Para sa ikalawang bilang, ito ay paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan sa pamamagitan ng kasalungat na kahulugan ng salita na nakapaloob din sa pangungusap. Ang sagot ay kasalungat na kahulugan. Ikatlong bilang. Ito ay paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan kung saan nakikilala ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng katuturan na maaaring bahagi ng pangungusap. Sagot ay katuturan o kahulugan. Bilang apat, ito ay paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan kung saan nakikilala ang bago o mahirap na salita sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanilang mga naging karanasan. Ang sagot ay karanasan. At para sa panghuling bilang, nakikilala ang bagong salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Ang sagot ay formal na definisyon. Ngayong may paunang kaalaman na tayo sa ating aralin, talakayin na natin ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan para magamit natin at makatulong upang mas maipahayag natin ng maayos ang ating mga emosyon. Mayroon tayong limang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan. Una, kasing kahulugan. Ito ay sa pamamagitan ng kasing kahulugan ng salita na nakapaloob din sa pangungusap. Halimbawa, ang masayang pagsasama nila ay nagdudulot ng ligaya sa aking puso. Sa halimbawa,
mapapansin ninyong ginamit ang mga salitang masaya at ligaya na pawang may parehong kahulugan. Pangalawa, kasalungat na kahulugan. Ito ay sa pamamagitan ng kasalungat na kahulugan ng salita na nakapaloob din sa pangungusap. Halimbawa, ang kasamaan ay hindi dapat magtago sa anino ng kabutihan. Sa halimbawa, ginamit naman ang mga salitang kasamaan at kabutihan na pawang magkasalungat. Ikatlo, katuturan o kahulugan. Nakikilala ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng katuturan na maaaring bahagi ng pangungusap. May mga kaagapay na hudyat o signal ang malalalim na salita na nakapaloob sa pangungusap. Halimbawa, ang salapi ng bayan ang isa sa mga nagbibigay indikasyon kung ano ang estado ng isang ekonomiya. Ang salitang salapi ay binibigyang katuturan bilang indikasyon kung ano ang estado ng isang ekonomiya. Pang-apat, karanasan. Nakikilala ang bago o mahirap na salita sa pamamagitan ng pag-aalala sa kanilang mga naging karanasan. Halimbawa, labis ang kanyang kalungkutan sa pagyaon ng inang pinakamamahal. Pinapahiwatig ng karanasan na pagyaon ng kanyang ina kung bakit ang emosyon o damdamin sa pangungusap ay nagpapahiwatig ng labis na kalungkutan. At panghuli, formal na definisyon. Nakikilala ang bagong salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Halimbawa, ang nobela ay isang akdang pampanitikan na naglalaman ng mahabang kwento na nahati sa mga kabanata. Ang kathang ito ay karaniwang nabibilang sa kategoryang fiksyon. Sa makatuwid, ito ay karaniwang kathang isip lamang ng manunulat. Sa pangungusap, mapapansin na ipinahayag ang formal na definisyon o kahulugan ng salitang nobela. Ngayong alam na natin ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan, magkakaroon tayo ng pagsasanay na tinatawag na iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan, tukuyin mo. Tutukuyin mo lamang ang uri ng iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. I-type lamang sa comment box ang inyong sagot. Para sa unang bilang, labis na takot ang pumuno sa katauhan ni Sisan ang kanyang makita sa kanilang bakuran ang kapasete ng dalawang gwardya sibil. Ang sagot ay karanasan. Dahil ang kahulugan ng salitang takot ay ipinahihiwatig sa pamamagitan ng pag-alala sa karanasan ni Sisa nang makita niya sa kanilang bakuran ang kapasete ng dalawang gwardya sibil. Ikalawa, napahinuhod si Ibarra na sumama sa pangingisda at madali siyang nakumbinsi sapagkat kasama si Maria Clara. Ang sagot ay kasing kahulugan. Dahil ang mga salitang napahinuhod at nakumbinsi ay magkasing kahulugan. Ikatlo, ang hieroglipiko ay mga larawang titik na may kahulugan. Ito ay isang uri ng pagsusulat na gumagamit ng mga sagisa, mga simbolo, o mga larawan upang pumatawan o gumanap bilang mga tunog at mga salita. Ang sagot ay formal na definisyon dahil ibinigay sa pangungusap ang formal na definisyon ng salitang hieroglipiko. Pang-apat, matapos mabulabog ang pangingisda, inaranasan nila ang matahimik sandali. Ang sagot ay kasalungat na kahulugan dahil ang salitang mabulabog at matahimik ay magkasalungat. At panghuli, nagbibigay kita rin sa bansa ang pangingisda dahil maraming bansa ang umaangkat pa ng mga isda mula sa Pilipinas. Ang sagot ay katuturan, dahil ibinigay ang silbi o katuturan ng salitang pangingisda sa ating ekonomiya. At upang lalo pa nating mapalalim ang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, narito naman ang mga paraan ng
pagpapahayag ng emosyon o damdamin. Una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng matinding damdamin o emosyon. Ginagamitan ito ng tandang padamdam. Halimbawa, naku po, hindi ko maintindihan bakit kayo parating nag-aaway. Nakatutuwang malaman na umuwi ka na ng ating bahay. Pangalawa, may ikling sambitla. Ito ay mga sambitlang iisa o dadalawahing panting na nagpapahayag ng matinding damdamin. Halimbawa, aray, sumabit ako sa alambre. Wow, napakaganda ng iyong kasuotan. Pangatlo, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ito ay mga pangungusap na pasalaysay kaya't hindi nagsasaad ng matinding damdamin. Ngunit ito ay nagpapakita ng tiyak na damdamin o emosyon. Halimbawa, kasiyahan. Napakasayang isipin na may isang bata na namang isinilang sa mundo. Pagtataka. Hindi ko lubos maisip kung bakit ipatatapon ng isang magulang ang isang walang kamalay-malay na sanggol. Pagkalungkot. Masakit isipin na ang mag-ama ay ang nagharap sa isang pagtutunggali. Pagkagalit. Hindi dapat pinikitil ang buhay ng isang sanggol. Pasang-ayon. Tama ang naging desisyon ng mga pastol na hindi patayin ang bata. Pagpapasalamat. Mabuti na lamang at nakapag-isip ang pastol. Pagmamahal. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang nasa aking puso. Pagahangad. Darating ang panahon na makapagtatapos din ako sa aking pag-aaral. Pag-asa. Alam ko na sa pag-alis mo ay magkikita pa rin tayo. Pagiging matatag. Kaya kong malampasan ang pagsubok na ibinigay sa akin. Pag-iwas. Mas mabuting hindi na kami magkita. Kawalan ng pag-asa. Hindi ko kayang makita siyang naghihirap habang nagsasaya ka. Pang-apat. Mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ito ay mga pangungusap na gumagamit ng matatalinhagang salita sa halip na tuwirang paraan. Halimbawa, humukulo ang dugo ko kapag naiisip ko ang mga magulang na pinababayaan ng mga anak. Galit na galit. Karagdagan sa mga pangungusap na yan ay ang matibay na paninindigan. Ito ay mga pangungusap na nagpapakita ng labis na paniniwala ng individual. Ginagamit ang mga pahayag na hindi karapat-dapat, maling-mali, mariing kinukondena, mariing tinututulan, lubhang katanggap-tanggap, mahigpit na nananali. Halimbawa, maling-mali na isisi sa pamahalaan ang lahat ng nangyayari sa ating bansa. Ngayong natutuhan na natin ang iba't ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon at damdamin at matibay na paninindigan, ay tunghayan natin ang buod at pahapyaw na pagpapaliwanag ng Kabanata 21 hanggang 30 ng Noli Me Tangere. Noli Me Tangere, Kabanata 21 hanggang 30. Kabanata 21. Mula sa kinatatayuan ay natanaw ni Sisa ang dalawang sundalo na palabas sa kanilang tahanan. Hindi nila bitbit si Basilio. Tanging ang inahing manok lamang niya ang kanilang nakuha. Tinanong si Sisa kung nasaan ang kanyang mga anak pati na ang pera na ninakaw ng mga ito. Sinabi niya na hindi pa niya nakikita ang kanyang mga anak, kasabay ng pagtatanggol na hindi sila mga magnanakaw. Pinilit ng mga sundalo na isama si Sisa sa bayan upang humarap sa kura. Dito, naranasan niya ang sobra-sobrang panglalait at pangalipusta mula sa mapanghusgang mata ng mga taong bayan. Pakiramdam niya ay parang mamamatay na siya sa kahihiyan. Nang makarating siya sa kwartel ng mga sundalo, siya ay paulit-ulit na tinanong. Muli, pinasinungalingan niya lahat ng mga paratang sa kanila. Dahil dito, hindi naglaon ay nagdesisyon ang kura na pauwiin siya. Sa kanyang pag-uwi ay nakakita siya ng maliit na pilas ng damit ni Basilio na mayroong bahid ng dugo. Siya ay labis na nabahala dahil ang lugar na iyon ay malapit sa bangin. Dahil sa mga pangyayaring ito ay tuluyan ang tinakasan ng bait si Sisa at siya ay namuhay bilang isang palaboy. Kabanata 22. Ang balitang pagdating ni Maria Clara ay agad na kumalat dahil kinagigiliwan siya ng lahat ng mga tao doon. Kumalat din umano ang madalas na pagkikita nila ni Ibarra na ikinagalit naman
interesante. Napapansin pa rin ng dalaga ang pagbabago ng kilos at mga pilit nito kung siya ay parang. Samantala, plano ni Maria Clara at Ibarra ang mag-picnic kasama ang kanilang mga kaibigan sa dalawang. Kahit ang dalaga na mag-isama si Padre Salvi dahil nababahala siya kapag ito ay nasa paligid. Hindi naman ito sinang-alunan ni Ibarra dahil hindi ito magandang tingnan. Plano mong lumating ang pari habang nag-uusap ang dalawa kaya ipaalam na ang dalaga upang makita. Pagdahil inibitahan ni Ibarra si Padre Salvi sa picnic na kanilang pinagpaplanuhan at kaagad naman itong sinang-ayunan ng pari. Umuwi na rin si Ibarra makalipas ang ilang oras. Kabanata 23. Masiglang gumayak ang mga kababaihan at kabinataan madaling araw pa lamang ng araw na iyon. Naglalakad ng magkakasama ang mga kababaihan samantalang hiwalay naman sa kanila ang mga kalalakihan. Dalawang bangka ang sasakyan nila kung saan ang matatalik na magkaibigan na sina Maria Clara, Iday, Victorina, Neneng at Sinang ay magkakasama sa isang bangka. Nagkaroon naman ng butas ang bangkang sinasakyan ng mga kalalakihan kaya sila ay napalipat sa bangka ng mga dalaga. Nang malapit ng maluto ang agahan ay gumayak na ang mga kalalakihan upang mangisda. Ngunit walang nahuli ang mga ito kahit isa dahil sa biglang pagsulpot ng buwaya sa ilog. Ang mga kababaihan ay nabahala sa paglitaw ng buwaya lalo na nang ito'y nilundag ni Elias. Higit na malakas ang buwaya kaysa kay Elias kaya tinulungan siya ni Ibarra na taluhin ito. Natalo ng dalawa ang buwaya kaya nagpatuloy na sila sa pangingisda hanggang sa sila ay makahuli ng sariwang isda. Kabanata 24. Nakapagmisa ng maaga si Padre Salvi at agad na inag-alusan. Hindi na nito tinapos ang pagkain, sa halip ay nagpunta na ito sa lugar ng picnic sakay ng karwahe. Malayo pa lamang ay pinahinto na ng pari ang karwahe upang malayang mapagmasdan ang mga kadalagahan. Pinigil ni Padre Salvi ang kanyang sarili at hinanap ang mga kalalakihan. Pagdating ng tanghalian ay nag-usap-usap ang mga nagpipiknik. Binanggit ni Padre Salvi na nagkasakit si Padre Damaso kaya hindi ito nakasama. Maya-maya ay dumating si Sisa at napag-usapan ang mga nawawala ng anak. Sa pagdidiskusyon nito, napunta sa matinding pagkatalo si Don Filippo at Padre Salvi. Iniwan ni Ibarra ang dalawa na nagtatalo at pumunta sa mga kaibigan na nagtalang ang parang. Nang kaibigan ang tulong si Ibarra, tinanong sa kanya kung natupad na ba ang pinatalo. Agad naman siyang sinang-ayon dahil malapit na. Ito yun ang bahay paaralan ng kanyang pinatalo. Nilihag niya ang masulatan at ang kaibigan ay nagtalang sila. Ang mga kita ito ni Padre Salvi, agad niya itong kinuha at pinigit na mong kasalanan. Sa loob ng kasalukuyan, nagalit ang lahat at pinaalis ang buwan. Ilang sandali ay dumating ang gwardya sibil at sarhento at pinakip si Ibarra at Elias sa pananakip umano kay Padre Damaso. Kabanata 25. Nagtungo si Ibarra sa tahanan ni Piloso Potasio. Nais niya kasing isang guni ang binabalak niyang pagtatayo ng paaralan sa kanilang bayan. Nakita niyang abala ang matanda sa sinusulat nito. Gayunman, si Tasio na mismo ang huminto sa ginagawa at sinabing ang susunod na henerasyon pa naman daw ang makauunawa at makikinabang sa kanyang isinusulat. Binuksan ni Ibarra ang kanyang plano sa pilosopo. Sinabi ng matalinong matanda na hindi dapat sa kanya isinasangguni ang mga plano, bagkus sa mga makakapangyarihang tao tulad ng mga kaparian sa simbahan. Sumagot si Ibarra na ayaw na umano niyang babahiran ng kabuktutan ang maganda niyang hangarin. Mauunawaan umano siya ng pamahalaan at taong bayan dahil maganda ang kanyang hangarin. Sinalungat naman siya ni Tasio at sinabing mas makapangyarihan pa ang simbahan kaysa pamahalaan. Kung nais raw ni Ibarra na magtagumpay sa kanyang mga plano, marapat daw na padaanin ito sa simbahan na siyang may hawak sa lahat, kabilang ang pamahalaan. Iba naman ang pananaw ni Ibarra. Pagkat galing sa Europa, naniniwala siya sa kapangyarihan ng pagiging liberal.
Muli naman siyang sinalungat ng matanda at sinabing hindi angkop sa bansa ang kaisipang mula sa Europa. Tulad ng isang halaman, kailangan din daw yumuko ni Ibarra sa hangin kapag hitik na ang bunga nito upang manatiling nakatayo ng matatag. Payo pa ng matanda, hindi karuwagan ang pagyuko sa kapangyarihan. Hindi man aminin, ngunit napapaisip si Ibarra sa tinura ng matandang pilosopo. Bago umalis, nag-iwan pa si Tasio ng salita kay Ibarra na kung hindi man siya magtagumpay sa plano nito, ay may uusbong na sino man upang magpatuloy ng kanyang mga nasimula. Kabanata 23. Ang bala ang buong pandek at sumapit na ang mga sakit. Kung dyan na, isperas ng kamusta. Kanya-kanyang gayak ang mga kaya-pamilya sa lugar na tulad ng pagdeliberasyon ng kanilang katahanan at paglalagay ng mga kalamhan at mamahalin ng mga pagkakas. Hindi mawawala sa pista ang masasarap na pagkain tulad ng mga kapatid, mga manis, at mga mamahaling alak mula sa Europa. Bibitado rin ang mga mamamayan mula sa kalapit na bayan upang matunghayan ang mga pagtatanghal. Panay naman ang pagpapaputok, pag-iingay ng batingaw, at pagtatanghal ng mga musiko upang gawing mas masaya ang pagdiriwang. Siyempre, hindi mawawala ang misa na pinangunahan ni Padre Damaso. Ang mga magsasaka at ibang manggagawa ay inialay ang kanilang pinakamagagandang ani sa kanilang mga amo. Samantala, habang abala ang lahat sa pista, abala rin si Ibarra sa pagpapatayo ng kanyang paaralan. Hango ang disenyo nito sa mga paaralan sa Europa. Hiwalay din ang lalaki sa babae. May malalaking bodega at hardin rin ito. Gastos ni Ibarra ang lahat ng ginasta sa paaralan. Tumanggi siya sa tulong na alok ng mga mayayaman at mga pari sa pagpapatayo ng paaralan. Marami ang humanga sa ginawang ito ni Ibarra. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay marami rin ang hindi natuwa at palihim na nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Kabanata 27. Si Kapitan Tiago ang isa sa mga may malalaking handaan para sa pista. Sinadya niyang magparami ng handa dahil nagpapasikat ito kay Ibarra na kanyang mamanugamin. Tanyag kasi si Ibarra sa Maynila at nailalathala pa sa mga pahayagan. Iba't iba ang mga handa at produktong dumarating sa bahay ni Tiago bago pa man ang bisperas ng pista. At nang makarating sa tahanan at makita ang anak, binigyan ni Tiago si Maria Clara ng isang agnus na mayroong diamante at esmeralda bilang pasalubong. Dumating na rin si Ibarra para makita ang mag-ama. Mayroong mga nag-aya kay Maria na mamasyal na pinahintulutan naman ni Tiago. Inaya rin ni Kapitan si Ibarra na sa kanila na maghapunan sapagkat darating si Padre Damaso, ngunit tumanggi ito. Sumama naman si Ibarra sa katipang si Maria sa pamamasyal kasama ang mga kaibigan ng dalaga. Nang makarating sa plaza, nakita ni na Maria ang isang lalaking ketomi na umaawi sa tugtog ng kanyang gitara. Habang pinandidirihan ng lahat ang ketomin, naawa si Maria dito at iniabot ang pasalubong na mamahaling agnus ng kanyang gitara. Sa tuwa, binukod sa pasasalamat ang ketomin. Kaya ba ay dumating na sa sisa? Pinulong ito ang kampanalo at sinabi naroon ang anak na si Basilio. Pinulong din niya ang kumbento at sinabi naroon ang anak na si Basilio. Umalis din agad si Sisa. Ngayon din ang matandang tungo. Namulat sa kapitanan si Maria na napakarami palang mahihirap sa kanilang bayan. Katulad ng inasa, nailathala sa mga pahayagan sa Maynila ang magarbong pagdiriwang ng pista sa San Diego. Napasama sa balita ang marangyang paghahanda sa pista, ang mga makakapangyarihang tao, mga pagtatanghal at ang pangangasiwa ng mga paring Pransiskano sa pista. Nabalita rin ang mga pari at ang komedyang naganap sa bayan pati na ang mga mahuhusay nitong mga artista. Ang mga Kastila lamang ang nasiyan sa komedya dahil ito ay dinaos sa wikang Kastila. Nasiyahan naman ang mga Pilipino sa komedyang Tagalog. Samantala, si Ibarra'y walang dinaluhan sa mga palabas na iyon. Nagkaroon ng prosesyon para sa mga santo at santa kinabukasan kung saan ang misa ay pinamunuan ni Padre Manuel Martin.
Nagkaroon din ng sayawan na pinangunahan ng mag-ama na sina Kapitan Tiago at Maria na ikinayamot naman ng dalaga. Pagdakay sinulatan ni Maria Clara si Ibarra dahil ilang araw na niya itong hindi nakikita. Hiniling niyang siya ay dalawin ng binata at imbitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Handa na ang mga banda ng musiko umaga pa lang upang magbigay saya at salubungin ang kapistahan. Sinabay pa ang tunog ng kampana at mga siklab at pasabog ng paputok. Samantalang ang mga tao sa bayan ay nagising na at nagsigayak para makiisa, suot nila ang kanilang pinakamainam na kasuotan at mga alahas. Hinatak nila ang mga tao upang tikman ang masasarap na pagkain kanilang inihanda. Hindi naman sang-ayon dito si Piloso Potasio. Anya, ang paglulustay lamang ng salapi at pagpapakitang tao lamang ang pagsasaya sa araw na ito. Mas marami umano ang may kabuluhan na dapat pagkagastusan at isama pa dyan ang maraming hinaing ng bayan na hindi natutugunan. Sang-ayon naman si Don Filippo sa pananaw ni Pilosopo, ngunit wala siyang lakas ng loob para salungatin ang mga pari. Naghihintay na ang mga tao sa simbahan, pati na rin ang namatanyag na tao sa San Jose. Sinadya naman ni Padre Lamaso na magkasakit o pangitid na mga kuha ng importansya para sa lahat. Ang tagapangasiwa ng simbahan ang nag-aalaga sa pari habang siya ay sakit. Pagdating alas 8 ng umaga, sinimulan na ang mahabang posisyon ng iba't ibang santo. Sa posisyon ay makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan, kahit na ang mga nagpo-posisyon ay mga lipunan. Sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago, tapos ang posisyon na inaabangan naman ng ibang mga Kastila, pati na rin ni Maria Clara at Ibarra. Kabanata 30. Ang simbahan ay dinungog ng mga taong nagsisiksikan sa kabila ng init at iyakan ng mga bata. Ang misa ay bayad para sa kabanalan ng lahat sa halagang 250 piso. Pinaniniwalaan noon na mas mabuti ng magbayad ng mahal sa misa kaysa sa komedya sapagkat ang misa ay makapagdadala ng kaluluwa sa langit samantalang impyerno naman sa komedya. Samantala, hindi sinimulan ang misa hanggat hindi dumarating ang alkalde mayor na sinadya namang magpahuli upang higit na mapansin ng lahat. Nakasuot siya ng 5 medalya na sa gisag ng kanyang tungkulin. Nang dumating ang alkalde mayor ay nagsimula ang pagmimisa ni Padre Damaso. Sinamantala ng walang pakundangang pari ang paglibak sa nagmisa kahapon na si Padre Manuel Martin. Siya daw ay higit na mahusay magmisa kaysa kay Padre Manuel Martin hanggat di siya natatapos magyabang ay hindi ito nagsisimulang mag-sermon. Naunawaan ba ninyo ang natunghayang buod ng Kabanata 21 hanggang 30 ng Noli Metangere? Anong emosyon o damdamin ang inyong naramdaman sa napanood at napakinggan? Upang lalo nating maunawaan ang natunghayang video, gawin natin ang susunod na gawain na tinatawag na Emosyon Mo, I-React Mo. Gamit lamang ang mga Facebook reaction emojis, i-comment lamang sa comment box ang angkop na emosyon sa bawat senaryo o sitwasyon ng aking babanggitin. Unang sitwasyon. Nagmamakaawa si Sisa ngunit tila bingi ang mga ito sa pakiusap niya. Sa halip, ay kinaladkad siya ng mga gwardiya sibil papuntang kwarte. Emosyon mo, i-react mo. Ayan, karamihan ay nag-react ng angry, care at sad reaction. Mapapansin nating iba-iba ang emosyon na inyong naramdaman sa unang sitwasyon. Pag-aalala at pagkalungkot sa sitwasyon ni Sisa at galit naman sa mga gwardiya sibil. Ikalawang sitwasyon. Ang mga kababaihan ay nabahala sa pagbitaw ng buwaya, lalo na nang ito'y nilundag ni Elias. Higit na malakas ang buwaya kaysa kay Elias, kaya tinulungan siya ni Ibarra na talunin ito. Emosyon mo, i-react mo. Sa pangalawang sitwasyon naman, karamihan ay nag-react ng wow at care. Wow o pagkagulat sa buhayang biglang lumitaw at care o pag-aalala naman kina Elias at Ibarra na nakipagbunuri ito. Ikatlong sitwasyon. Panay rin ang pagpapaputok ng mga kwitis,
batingaw ng kampana at tugtugan ng mga banda ng musiko. Ang mga matataong lugar, kabilang na ang plaza ng San Diego, ay pinalamutian ng arkong kawayan. Nilagyan din ng tolda ang harapan ng simbahan para sa prosesyon. Emosyon mo, i-react mo. Sa ikatlong sitwasyon naman, ay nagpaulan kayo ng wow at haha o happy reaction na akma naman sa sitwasyon. Dahil tuwing pista, ay makararamdam naman talaga tayo ng labis na kasiyahan. Matapos nating matukoy at maibahagi ang iba't ibang emosyon o damdamin sa mga sitwasyong naganap sa buhay ng tauhan, ay gamitin naman natin ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Matibay na paninindigan. Sa pamamagitan ng gawain, angkop na ekspresyon, piliin mo. Sa gawain ito, pipiliin nyo lamang ang angkop na ekspresyon sa bawat sitwasyon na nakasaad sa loob ng panaklong. Halimbawa, maganda ang tanawin, maikling sambitla. Ang sagot ay, wow, ang ganda ng tanawin dahil ito ay maikling sambitla. Para sa unang bilang, nakakita ng ahas. Mga pangungusap na padamdam. Ang tamang sagot ay like. Nakakatakot naman ang ahas na yan dahil ito ay nagpapakita ng pangungusap na padamdam. Para sa ikalawang bilang, nasunugan ng bahay. Mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ang sagot ay dislike. Wala na akong maiyak sa labis na kalungkutan dahil sa naganap na sunog. Dahil ito ay pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin o emosyon ng isang tao. Ikatlo, binigyan ng regalo. Maikling sambitla. Like ang sagot. Aba, ang ganda naman ito. Salamat. Dahil ito ay maikling sambitla. Pang-apat na bilang. Nanalo sa loto. Maikling sambitla. Ang sagot ay dislike. Yehey! Mayaman na kami! Dahil ito ay maikling sambitla. At pang-lima, noon pa man ay maramdamin na si Ana, kaya piliin mo lamang ang mga sasabihin mo sa kanya. Mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Ang sagot ay dislike. Ana, candy o, gusto mo? Dahil ito ay mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi tuwirang paraan. Mahusay! Ngayon ay malinaw na sa inyo ang mga paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin. At bilang pagwawakas na gawain, sagutan natin ang maikling pagsusulit na aking inihanda. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot at i-type sa comment box. Para sa unang bilang, paraan ng pagpapahayag ng emosyon o damdamin na hindi lantad na sinabi ang mensahe. A. Tiyak, B. Sambitla, C. Padamdam, D. Nagpapahiwati. Ang tamang sagot ay D. Nagpapahiwati dahil sa pagpapahiwati ay hindi lantad na binabanggit o sinasabi ang mensahe o emosyon. Pangalawa, ito ay pangungusap na walang paksa na nagpapahayag ng matinding damdamin. A. Sambitla, B. Ekspresyon, C. Padamdam, o di nagpapahiwati. Ang tamang sagot ay letrang A, sambitla. Dahil ito ay mga pangungusap na walang tiyak na paksa, ngunit nagpapahayag ng matinding damdamin. Para sa ikatlong bilang, alin sa sumusunod na pangungusap sa ibaba ang nagpapahayag ng tiyak na emosyon o damdamin? A. Mag-isip muna bago mo gawin. B. Ipasa ang mga takdang gawain. C. Sayang, hindi ako umabot sa 50% sale. D.
Hala, nahulog ang bata! Ang tamang sagot ay letrang C. Sayang, hindi ako umabot sa 50% sale dahil ito ay nagpapakita ng tiyak na emosyon ng panghihinay. Pang-apat, marahil nakakita na kayo ng kahindik-hindik na pagmamalupit sa mga walang kalaban-labang hayop. Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap? A. Pagkatuwa, B. Pagkagalit, C. Pagkamangha, o D. Pagkalungkot. Ang tamang sagot ay letrang D, pagkalungkot, dahil ipinapakita ng pangungusap ang pagkalungkot ng nagsasalita. Ikalima, sa pangungusap bilang apat, ano ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit, pagmamalupit? A. Pagkainis, B. Pagkagusto, C. Pagmamahal, o letrang D. Pang-aabuso. Ang tamang sagot ay letrang D, pang-aabuso. Kasing kahulugan ng pagmamalupit ang pang-aabuso. Lahat ba ay nakakuha ng pasadong marka? Kung gayon ay binabati ko kayo grade 9. Batid kong sa araw na ito ay marami na namang nadagdag sa inyong baul ng kaalaman na maaaring ninyong magamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, maging sa hinaharap. At dahil dito, sagutin na natin ang mahalagang tanong na, ano ang emosyon o damdamin? Bakit mahalagang ipahayag o ibahagi ang emosyon o damdamin? Ang emosyon o damdamin ay ang pakiramdam ng isang tao na hindi nagagawa ng pisikal, kundi ng mental at psikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa o ang ugali ng isang individual. Lahat ng tao ay may emosyon. Maaring manhid ang isang tao na minsan makaramdam kung siya ay hindi mapagbigay at mapagpatawad. Maaari ding ang emosyon ng isang tao ay dulot ng pag-ibig o pagmamahal. Mahalagang maipahayag natin ang ating emosyon nang sa gayon ay makabawas sa ating dalahin at maiwasan ang di pagkakaunawaan o sigol o sigalot. Ito rin ay magiging daan upang higit na maunawaan natin ang isa't isa. Kung mayroon pa kayong nais bigyan ng linaw, ay maaari itong talakayin katuwang ang inyong guro sa Pilipino sa oras ng inyong follow-up discussion. At upang masubok pa ang inyong natutuhan, sagutin ang mga gawain sa inyong learning packets na makikita sa Araling 4 ng ika-apat na markahan. Pagbati muli sa inyo, Grade 9, dahil naisakatuparan ninyo ang ating mga gawain sa araw na ito. Natamo ninyo ang mga kasanayan na na ipaliliwanag ang iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan sa pamamagitan ng gawaing hiwatig kahularawan at iba't ibang paraan ng pagbibigay pahiwatig sa kahulugan tukuyin. Na ibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay ng mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan sa pamamagitan ng gawaing emosyon mo, i-react. Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin, matibay na paninindigan sa pamamagitan ng angkop na ekspresyon, piliin mo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Ginang Jovel V. Barbosa na nagpapaalalang, ano man ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!